tigilan mo na ang pagtatanong kung ayaw mong mapahamak. Hindi ako natatakot mamatay. Minsan lang pinagtangkaan ang buhay ko. Pero nabuhay ako. Kaya hindi ako natatakot sa kanila. Hanggang ngayon pala. Marampas lang buhay na sinisira. At nadami palalo yun kung di mo ko tutulungan. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, anong alam mo tungkol sa Golden Scorpion? Isa ako sa mga tauhan ng Golden Scorpion noon. Laking kalsada ako. Maging namulat sa karahasan. Maraming negosyo ang grupo. Pero kumikita sila ng malaki sa pagbibenta ng mga babae at droga. Boss! Alas na kami! Sige, ingat kayo. Papunta na dyan ang container van ng Golden Scorpion. Dala-dala mga bata. Yeah, kopya. Oh, ang daan na kayo, ha? Ando dyan na raw. Dadalhin ng mga to. Sa pier. Sa may east gate. Andun yung barge sa kihintay. Ba't ganyan timpla ng mukha mo? Huwag sabihin na kukonsensya ka. Saan kaya tayo dadalhin itong mga to? Hindi ko alam. Narinig ko yung benta doon tayo sa mga foreigner, eh. At isa sa mga batang hawak namin si Vanessa. Tatakas tayo dito. Hindi ko alam pero mag-unload ko sa kanya. Siguro dahil kahawig niya ang anak ko na namatay noon. Baba! Kalaban! Ito yung karibal sa negosyo ni Senyor! Baba! Hintayin nyo! Baba! Bilis! Tumakas na kayo! Thank you.
kayo ni Embos. Ye! Yeah. Hanapin niyo isang babae nakatakas. Yung mga bangkay na nandun. Saka ang trap. Subugin niyo lahat. Yan ang utos ni Boss. Malaman ng Edgardo na yan ay hindi basta-basta ang grupo natin. Babes, saan mo ito, babe? Kain na tayo. Thanks, ate. Sige. Bilo ko. Oh. Okay. Ayos na kayo. Buti na lang talaga na pigilan mong umalis yan si Pretty. Sabay talagang hindi kita bubuhayin pag nilayasan ka niyan mo. Si Ate talaga, narinig ko yan eh. Ay talaga? Akala mo ba nagbibiro ako? Abay, yung tanda-tanda mo na. Alang naman palamunin kita. Maya ka naman dyan sa balat mo, no? Inalas lang ako. Babawi ako, ate. Babawi? Tigilan mo nga ako. Ikaw, kung nabibilog mo yung ulo ng tatanga-tangang pretty na yan, ibahin mo ko. Alam ko, Nika Titing, walang butil ng kasibaga na dumadaloy dyan sa katawan mo. Abi, pasalamat ka na lang, mana ka sa akin. Pogi ka lang, kaya marami ka nabubulang babae. Babe, oh, ate, kain na ho tayo, nakapaghain na rin ako. Tara na. Oo, sige. Saan ako doon? O, diba? Nabola mo na naman siya. Abay, kung tutusin, hindi ko naman talaga gusto yung babae niya. Eh, minahuhutot lang ako, kaya ako nagtitiis. Kaya kung ako sa'yo, bulahin mo lang ng bulahin para may bubuhay sa'yo. At siyempre, maambunan ako ng grasya, no? At ano pa nga bang ginagawa ko, ate? Pinangakuha ko na nga ng kasal para lang di lumayas eh. Ano? Tanga ka ba? Seryoso ka, pakakasal ka talaga? Siyempre eh. Akala ng Golden Scorpion, kasama ako sa mga namatay sa ambush. Kaya ang alam nila, patay na ako. Kuya, Manong, kuya. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Pero may tama po kayo. Huwag mo kong itindihin. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito. Iniligtas niyo po ako. Hindi po pwedeng iwan ko lang kayo dito. Alam ko po hindi kayo kasing sama nila. Nagbagong buhay na ako. Naging ama ako kay Vanessa at kay Neneng. Pakiramdam ko, binigay sila sa akin ng Panginoon Diyos para makabawi naman ako sa mga naging kasalanan ko sa mundo. Ibig sabihin, kilala mo ko sino ang leader ng sindikato. Pakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ko mahanap sila. Nolan ang pangalan ng bossing namin. Pwede kong ituro sa'yo kung saan ang kuta nila. Pero yung mismong pinuno ng sindikato, kahit kailan, hindi ko pa nakaharap.
Senyor ang tawag sa kanya. Nasa ang potob ko na ang anak ng senyor na yung pumatay sa buong pamilya ko. Magpabayad silang lahat sa akin. Gusto mong matuntun ang pinaka-leader ng Golden Scorpion. Si Nolan ang magiging susi mo. Tugon sa CCTV. At tama si Elias. Pinabura mo yung ebidensya kay Roy. Sagutin mo ako, Tay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pinagtakpan mo ba ang mga totoong kriminal sa likod ng Palang Kamasaker? May shipment kayo ng mga babae kina Nolan. Buti pa dumiretso tayo doon. Dito lang pala kita mahanap.